Yan, dito tayo. Dito tayo sa ano? Sa Green Park Kainta. Ako si Boy TV. Ayan. Ito medyo maganda. Para kang nasa probinsya. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin yung ano? Yung Baywalk na tinawag nilang Manila Bay. Alam nyo, ang kasaysayan yan, sa inabot ko lang ha, ako, pinanganak ako 1952. Mas malaki ang kalaman ng mga edad na 1952. Mga edad ngayon na 60 pataas. Maraming alam yan, lalo na yung mga taga Maynila, taga Sampaloc, taga Pandacan, Paco, yan, taga Pasay. Maraming alam yan tungkol dyan sa nangyari dyan sa Baywalk panahon ni Marcos. Dati yan, ang tawag dyan, yung Baywalk na yan, na Manila Bay, tinawag yan na Dewey Boulevard. Dewey Boulevard yan. Dyan kami naliligo, mga 1962. Ang sarap maligo dyan, napakasarap talaga. Ang linaw ng tubig, saka yung mga bato dyan, sa gilid-gilid ng bato, may mga isda dyan, saka may mga alimangong hinuhuli. Parang ngayon, panahon ngayon, nakikita mo, di ba yung mga ano, naglalambat sila dyan sa tabi lang? Kasi, nung panahon ni Marcos, napakalinis talaga niyan. Oo, napakalinis niyan. Kaya, ang sarap pumunta dyan. Alam nyo, ang kasaysayan yung Baywalk na yan, huwag kayong magtatanong sa edad 30, 40, 50. Mga walang alam yan. Panahon ni Marcos, hindi pa sila pinapanganak. Kung pinanganak man sila, walong taon pa lang sila, wala pa silang alam. Pero kami mga edad 60 pataas, 70, marami nang alam dyan. Kasi kasama kami dyan sa kaguluhan. Usong-uso kasi doon yung mga rally-rally, mga kalokohan ng mga kabataan, mga Amboy, mga Philippine Boy, Combat, mga ganon, mga Jeprox, mga ganon, mga kapanahon na noon. Kami ang umabot dyan. Kaya kami, mas marami kaming alam kesa sa mga kanila. Alam nyo yung ano yan, yung Manila Bay na yan, talagang napakasarap mamasyal. Ang bango ng simoy ng hangin. Ang sarap. Pero nung pinaalis nila si Marcos, yung unang panahon ni Marcos, kasi ang mga ginawa niya, katulad nung Luneta, ginawa niya yan, cultural center, ginawa niya yan. Ang daming nagre-reklamo dyan. Itong underpass sa Quiapo, ginawa niya yan. Ang daming mga nagre-reklamo. Pero nung matapos na yung cultural center, takbuhan sila doon. Siga-siga pa sila, yung mga mayayaman, yung mga reklamador eh. Lahat ng mga ginawa ni Marcos, nirereklamo nila. Pero nung natapos, sila pa nauna. Parang ngayon, nilinis yung Baywalk. Nilinis yung Manila Bay na yan. Pinagaganda, reklamo sila, reklamo, reklamo. Mahalata mo may mga tao na yan, walang pagmamahal sa bayan yan. Wala silang pakialam kung maging mabaho yung bayan. Sipin mo yan dyan sa Baywalk na yun, nawala dyan si Marcos eh. Bigla naging basura yan. Pupunta ka dyan sa ano, sa tabing dagat na yan eh, magtatanaw-tanaw ka lang ng ano, ang baho, maamoy mo mga bulok ng basura. Nakakadiri. Parang itatapak mo yung paa mo eh, nagmamantika. May mga langis-langis na mga basura.
kung ano nung mga patay na hayop ng mga nandiyan. Tinapunan talaga nila, binaboy na talaga nila yan, panahon yan ni Cory. Ni Ramos, dire-diretso na yan, hanggang Villa Estrada na yan. Pinabayaan nila yan. Noon dumating to si, ano, si Duterte, na taga Mindanao, dyan sa Davao. Nakita niya yung mga lugar na yan, nilinis. Pero nung nililinis yan, ano sabi nila at Tienza, walang mangyayari dyan, walang kwenta yan, di malilinis yan. Kasi gusto nila baboy, yung mga tao na yan, mga walang kwenta, mga tao na yan. Ang iniisip lang yan, pagkapirahan ng Pilipinas. Mga walang kwentang tao yan. Hindi talaga nakakainis talaga itong mga dilawa na to, walang pagmamahal. Ako natutuwa ako, nilinis na nila yan, napakagandang tingnan. Tipi mo, ang tinawag yan dati, ha? Nung panahon namin, ha? Kapatahan ko, yung Dewey Boulevard, una yan. Tapos, naging Ruas Boulevard. Nung sumunod, naging, bago naging Baywalk, meron pang ano eh, yung tinatawag na, meron pang isa, tinawag dyan, tapos naging Baywalk na, Ruas Boulevard, Baywalk, o yan, ganyan. Breakwater pa. Tinawag pang breakwater yan lugar na yan. Kasi, kaya tinawag na nilang breakwater yan lugar na yan. Kasi parang bang nagbabasura-basura na. O natatamba ka na ng mga basura. Tapos ng breakwater, tinawag nilang Baywalk. Sa Baywalk kasi, ang ginawa nila dyan, nilagyan nila ng mga tindahan dyan, mga bira, parang birahos-birahos dyan, gilid na yan. Pupunta rin ako. Yung mga basura nila, doon tinatapon. Kaya napabayaan na ng gusto yan. Tapos ngayon, itong nilinis na nila, Manila, Bay na, napakaganda, reklamo pa sila, nilalagyan ng white sand. Para ba sila naiinggit? Para ba hindi sila mga Pilipino? Hindi mo pinagaganda yung Pilipinas, nililinis yung Pilipinas para sa atin, naiinggit kayo mga halimaw kayo, mga dilawan kayo. Tapos tatakbo pa yung sa eleksyon para ibalik yung basura dyan. Pag nanalo kayo, ibabalik nyo yung mga basura. Wala kayong mga kwenta. Wala naman nanalo sa inyo, mga baboy lang ang boboto sa inyo, mga halima o mga walang kwentang tao daw. Sinasabi pa ninyo na mga hayop. Bakit? Yung nililinis ba yan? Yung ibig sabihin, kayo mga naglagay ng basura dyan, binaboy nyo Maynila, hindi kayo hayop. Ano kayo? Mga binaboy. Talin nyo pa baboy. Ngayon, pinaganda na ngayon, maganda na. Alam nyo, kung pupunta ka dyan, ha, ang simoy ng hangin, napakaganda. Pag tumingin ka sa papuntang dagat, tinaw-naw, ang sarap tanawin. Ang ganda ng ulap, ang ganda ng pagbaba ng araw. Ang ganda-ganda talaga. Kung tatalikod ka naman sa dagat, makikita mo, mga building ang gaganda talaga. Wow na wow. Parang Miami. Oh, parang Miami Beach. Kaya ito, iniisip ko, mas maganda itawag dito eh. Miami Part 2. Miami Philippines. Talagang alam nyo yung mga, kasi kami, pamilya ko, tuwing bakasyon, namamasyal kami, kaya katulad yung Karamuan, pumunta kami dyan. Siyempre, gusto namin maligo sa dagat. Karamuan kami. Package deal yan, gumagastos kami, pati pagtulugan doon, lahat, pati pagkain, gastos yan, bayad yan. Package deal eh. Tapos, punta kami ng El Nido. Ganun din, package deal din, magastos. Ito Boracay, pupunta sana kami ng Boracay ngayon, inabot ng lockdown. Kaya ang plano ng anak ko, mga January na kami pupunta na 2021. Sabi ko, wag muna. Baka meron pang ano, kahit na sabi lang open, pero yung bilang na may sakit, lalo dumadami. Ngayon, ang plano ko, dito muna kami sa Baywalk, sa Manila Bay muna, na tinatawag kong Miami Philippines. Diyan muna kami mag-iikot-ikot. Mas maganda dyan. Bago kami pupunta rin sa ano, sa malalayong lugar na probinsya. Gusto ko puntahan muna to. Sana, bago mag-December 25,
itong December 25, maging pamasko sa atin ng gobyerno na mapasyalan niya, magamit niya yung lugar na yan. Ito po si Shelly Herrera po. Shelly Herrera po. Sa dulo po, sa dulo. Ano yan? Sa dulo. Kay Shelly Herrera at saka kay ano? Ito dito. Ay, may lasadan dumating kasi. Sorry yan. Kaya yung ano, kaya yung itong Philippines magiging masaya na ngayon dahil pagbaba ng mga turista diyan na kagad ang punta. Napakaganda talaga. Herrera daw, Herrera, dito yung Herrera oh. Ang dami tinuturo, Lazada ko sino-sino tinuturo nila. Hindi naman nila napaka balik tayo. Talagang napakasarap diyan. Sana bago magbagong taon, Pasko, mapasela na ng mga tao 'yan. Hindi lang naman mga Pilipino ang nagsasabing maganda diyan eh. Pati mga foreigners, mga dumadayong foreigners, sila nag-vlogger. Napakaganda raw talaga. Napakasarap. Kaya kayo, kung magtatanong kayo tungkol sa mga taga nangyari nung panahon ni Marcos na yun, doon kayo magtanong sa mga taga Maynila na ang edad 60, pataas. Mga taga Sampaloc, katulad ako, taga Sampaloc ako, natira rin kami ng Pandangan pa ako. Malapit na kami, nilalakad lang namin yan. Una namin pinapasilan, nang matapos na ang Quiapo underpass, pinapasilan namin ginawa ni Marcos, yung luneta, yung flower clock, saka ano, grandstand sa likod. Ang sarap dyan. Kailan nababoy lang. Pero kalimutan na natin yung pambababoy na ginawa nila. Ang pag-usapan natin ito ngayon na napakaganda. Kaya ako, nagpapasalamat ako dito sa taga Mindanao na naging presidente namin at natin na si Presidente Digong. Nagpapasalamat ako sa kanya at binigyan niya ng importansya itong Pilipinas. Binigyan niya importansya itong Maynila. Hindi katulad ng iba, ang daming dumaan na presidente, walang ginawa, kundi magyabang lang, magdaldal lang, magdaldal. Ang daming dapat baguhin. Binaboy nila talaga, sinadya nila kasi yung lugar na yan kasi, yung cultural center na yan, kaya wala silang interest na ayusin yan. Kasi kay Marcos yan. Galit sila kay Marcos eh. O kaya ngayon, inaayos itong ginawa ni Marcos, itong mga baywalk, galit na galit sila. Lagyan pa ng white sand, lalo sila nagalit. Kaya kilala na ninyo kung sino yung mga tao na yan ang mga walang pagmamahal sa bayan, walang pagmamahal sa ating, sa Pilipinas. Pinagaganda ang Pilipinas, nagagalit sila. Kilala ninyo yung mga tao na yan. Huwag niyong iboboto yan. Mga walang kwentang tao na yan. Pati ito yung mga nasa religion, pero mo kinukontra rin nila yan. Eh, samantalang yung maraming basura dyan, wala silang binabanggit. Tapos ngayon eh, pinagaganda yan eh. Marami silang sinasabi. Bakit hindi sila tumulong? Sabi nila, pandemic, pandemic. Oh. Nung ang mga tao hindi pinalalabas, galit na galit sila. Gusto nila mag-rally ang mga tao dahil hinigpitan. Nung pinalabas, nagalit pa rin sila kasi marami raw nagkakasakit. Wala talaga silang utak, walang mga kaisip-isip. Hindi natin malaman kung anong klase mga tao to. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Merry Christmas and Happy New Year. Maraming salamat sa inyo.